Iyo po ang lahat. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na Ama natin at sa Panginoong Heso Kristo, naway sumainyo. At sumainyo rin. Mga kapatid, ialay natin ang ating mga sarili sa misang ito at tilingin kay Heso Kristo ang isang mapagpatawad at mapayapang sarili na siyang maging pagkakakilanlan natin bilang kanyang mga tunay na alagad. Upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa. At sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong may taguyod ang sanlibutan sa matiwasay na pag-iral ayon sa layunin mo para sa aming kapakanan, sa pagsamba sa iyo ng may panatag sa kalooban, sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Sira. Pag niliglig mo ang bistay, may iwan ang magaspang. Pag ang tao'y nagsalita, kapintasay lumilitaw. Ang gawa ng magpapalayok ay sa horno na susubok. Ang pagkatao ng sino may makikita sa usapan. Sa bunga ng punong kahoy, nakikilala ang ginagawang pag-aalaga.
Sa pangungusap ng isang tao, damdamin niya'y nahahalata. Huwag mo munang pupurihin ang isang tao hanggang hindi nakakapagsasalita, sapagkat doon mo pa makikilala ang tunay niyang puso't diwa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Totoong kalugod-lugod ang magpasalamat sa Diyos. Totoong kalugod-lugod ang magpasalamat sa Diyos. Ang magpasalamat sa Panginoong Diyos ay mabuting bagay. Umawit na lagi, purihin ang ngalang kataas-taasan. Pag-ibig niyang wagas ay dapat ihayag kung bukang liwayway. Pagsapit ng gabi, ang katapatan niya'y ihayag din naman. Totoong kalugod-lugod ang magpasalamat sa Diyos. Katulad ng palma, ang taong matuwid, tatatag ang buhay. Parang mga sedro, kahoy sa Libano, lalagong mainam. Parang punong kahoy na doon natanim sa tahanan ng Diyos. Sa banal na templo, ito ay lalago na nakalulugod. Totoong kalugod-lugod ang magpasalamat sa Diyos. Tuloy ang pagbunga kahit na ang punong ito ay tumanda, lunti at matatag, at ang dahon nito ay laging sariwa. Ito'y patutuo na ang Panginoon tunay na matuwid, siya kung sanggalang matatag na batong walang bahid dungis. Totoong kalugod-lugod ang magpasalamat sa Diyos. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, kapag napalitan na ng walang pagkabulok ang nabubulok at napalitan na ng walang kamatayan ang namamatay, matutupad ang nakasaad sa kasulatan. Nalupig na ang kamatayan, ganap na ang tagumpay. Nasaan, o kamatayan, ang iyong tagumpay? Nasaan, o kamatayan, ang iyong kamandag? Ang kamandag ng kamatayan ay ang kasalanan, at ang lakas ng kasalanan ay nagmumula sa kautusan. Magpasalamat tayo sa Diyos na nagbibigay sa atin ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga, mga kapatid, magpakatatag kayo at huwag matitinag. Magpakasipag kayo sa gawain para sa Panginoon. Yamang alam ninyong di nasasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon.
at sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tinanong ni Jesus ang mga alagad ng patalinghaga, maaari bang maging taga-akay ng bulag ang isa ring bulag? Kapwa sila mahuhulog sa hukay kapag ginawa ang gayon. Walang alagad na higit sa kanyang guro. Ngunit kapag lubusang naturuan, siya'y magiging katulad ng kanyang guro. Ang tinitingnan mo'y ang puwing ng iyong kapatid. Ngunit hindi mo pinapansin ang tahilan sa iyong mata. Paano mo masasabi sa iyong kapatid, "Kapatid, bayaan mong alisin ko ang iyong puwing," gayong hindi mo nakikita ang tahilang nasa iyong mata? Mapagpaimbabaw. Alisin mo muna ang tahilan sa iyong mata at makakakita kang mabuti. Sa gayoy, maaalis mo ang puwing ng iyong kapatid. Walang mabuting punong kahoy na namumunga ng masama, at walang masamang punong kahoy na namumunga ng mabuti. Nakikilala ang bawat punong kahoy sa pamamagitan ng kanyang bunga, sapagkat hindi nakapipitas ng igos sa puno ng aroma at di rin nakapipitas ng ubas sa puno ng dawag. Ang mabuting tao ay nakapagdudulot ng mabuti sapagkat tigib ng kabutihan ang kanyang puso. Ang masamang tao ay nakapagdudulot ng masama sapagkat puno ng kasamaan ang kanyang puso. Sapagkat kung ano ang bukang bibig, siyang laman ng dibdib. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo tayong lahat. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Last week, ibinigay po sa atin ni Kristo yung aral na dapat nating matutunan gawin, aral na dapat nating isabuhay. Sabi po last week, ibigin mo ang iyong kaaway, ipagdasal ang mga umuusig sa iyo. Ibigin ang kaaway, ipagdasal ang umuusig sa iyo. Isang utos mula sa Poong Jesus Nazareno na dapat natin pagsumikapan magawa. Hindi madali, pero huwag natin isasara ang ating ating sarili, ang ating puso na isang araw maghaharap at maghaharap kayo. At sana po kaya natin at makaya na natin sa tulong ng Poong Nazareno na maipagdasal ang mga nagpapahirap sa atin. Malinaw po ba? Malinaw. Ngayon naman, ang sabi ni Kristo sa ating Ebanghelyo, hindi maaaring akayin ng bulag ang kapwa niya bulag. Kapwa sila madadapa, kapwa sila mahuhulog. So ano po ba ang ibig ituro sa atin nito? Kasi sa panahon natin ngayon, marami po yung tinatawag natin mga influencer. Yung nagbibigay sila ng mga payo, nagbibigay sila ng mga advice para sa pang-araw-araw na buhay.
At marami yung followers, maraming sumusunod, marami silang naiinganyo. Pero kailangan suriin natin ng mabuti kung sino ang ating pinakikinggan at kung sino ang nagsasalita. Dahil marami po, magandang pakinggan ang kanilang mga sinasabi. Maganda lang sa pandinig. Pero hindi ibig sabihin magandang pakinggan, tama ang kanilang sinasabi. Sa puntong ito, maganda na tayo mismo suriin natin ang ating mga sarili. Baka kasi hindi natin namamalayan, nagdudunong-dunungan na tayo tungkol sa buhay na ito. Nagtatali-talinuhan na tayo na kung tutusin, kulang na kulang pa tayo sa karanasan, kulang na kulang pa tayo sa kaalaman. Ang nakakalungkot sa panahong ito, naglipa na, nagkalat sa paligid yung mga self-proclaimed na alam nila kung ano ang katotohanan. Kaya ang dami nating tinatawag na misinformation, disinformation. Tinitwist natin kung ano ang katotohanan. Pinapalitan natin, kaya tuloy, ang daming naliligaw ngayon at hindi na alam ano nga ba ang nangyari, ano nga ba ang katotohanan. So no wonder, lahat tayo nagkakadapa-dapa. Kasi yung mga inaasahan na dapat magsasabi ng katotohanan, doon mismo nanggagaling ang kasinungalingan. Minsan po, no, sa na iniisip ko din, no, ako ba kapag nagsishare ba ako ng aking pagninilay, ng reflection, may napupulot ba yung tao? O kaya naman, tama ba yung aking sinasabi? Ayon pa ba sa aral ng Poong Nazareno ang inyong naririnig mula sa akin? O baka sarili ko na yung akin pong binibida? Magandang mapagnilayan, no? Kasi ang sabi sa unang pagbasa, sa aklat ni Sirak, di ba ang sabi po, no? Kapag ang tao nagsalita, puro kapintasan ang lumalabas. Kapag ang tao nagsalita, puro panghuhusga. Kapag ang tao nagsalita, ang pangit ng lumalabas sa bibig. Kaya nga, napakahalaga kung sino ang pinakikinggan mo at kung sino ang nagsasalita. Kasi kung anong napapakinggan mo, pumapasok sa ating isipan, at kung ano ang laman ng isip mo, kung ano ang laman ng puso mo, yun ang lalabas sa iyong bibig. Kung puro galit ang pumapasok sa iyo, galit din ang lalabas sa bibig mo. Pero kung mga pag-ibig, no, kung magaganda ang ipapasok mo sa iyong sarili, maganda rin ang lalabas. Huwag na tayong dumagdag. Ang dami ng mas pinipiling magsalita ng pangit, magbitaw ng mga salitang nakakasakit. Huwag na tayong dumagdag sa mga dilang mapanghusga.
Di ba, sabi po, no? Huwag mo munang pupurihin. Di ba, sabi no, sa unang pagbasa, huwag mo munang pupurihin ang tao hanggat hindi siya nagsasalita. Yes, sa mga lalaki po, di ba, no? Minsan meron tayong nakikita na, wow, ang ganda. Di ba, no? Wow, malinis. Pero hintayin mo pag nagsalita. Doon na to turn off ang mga lalaki. Kala mo formal, pero pag nagsalita, mura na. Di ba? Pwedeng sa katayuan, maganda ang pananamit, maayos, pero hintayin mong magsalita para marinig mo kung ano ang pagkatao niya. Ang ganda-ganda ng postura, pero puro paninira naman ang sinasabi. Yung, itong suot ko, no? Pag nagsalita ba ako, angkop sa aking kasuotan o marami sa inyo na di-disappoint? Marami sa inyo na di-discourage? Eh, sayang. Sayang. Kaya nga sabi din, sa ikalawang pagbasa, sabi ni Apostol ni San Pablo sa kanyang sulat, magpakatatag kayo. Gumawa lang kayo ng gumawa ng mabuti, ng ayon sa natutunan kay Kristo. Marami na pong nanggugulo sa paligid. Makapangyarihan din yung salita. Kaya nga, ano ba yung salita? Kanino galing yung salita na lumalabas sa bibig mo? Ngayon po, sa nangyayari, isang utos lang ng, no, sa nangyayaring kaguluhan, ang mga pangulo, ang mga presidente, isang salita lang nila, naggigera na. At sino ang higit na napiperwisyo? Ang mga tao. Sa isang salita lang, pwede kang makapagbigay ng buhay. Sa isang salita lang, pwede kang makapagbawi o makapatay ng tao. Yeah, sana po, bago tayo magsalita, bago mo ibuka ang bibig mo, pag-isipan ng mabuti, pagdasalan mo muna ng mabuti, isipin muna ng mabuti. Dahil may mga salita na minsan hindi mo na nababawi, hindi na, wala na, nabigkas mo na, nasabi mo na, nakasakit na, at wala na rin. Sana po patuloy tayong makinig sa mga aral ng Poong Nazareno at ipasok natin yan sa ating pagkatao para nang sa ganon, kung meron tayong kakausapin, sa tamang direksyon din siya mapupunta. Amen? Magsitayo po ang lahat. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang kapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika,
sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng mga namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Kami lumalapit at tumadalangin sa iyo ngayon, Ama, upang makita at madama namin ang iyong anak na si Jesus sa aming bawat kapatid na tulad namin, kailangan din ng pag-unawa at pagmamahal. Buong kababaang loob kaming dumudulog. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Maging tunay na lingkod at pastol, nawa ang aming Santo Papa, mga obispo, pari at diakono, upang maakay nila ang bawat binyagan tungo sa Diyos sa pamamagitan ng kanilang pangunawa at pakikinig. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Maging mabuting tagapagtaguyod nawa ang bawat lingkod bayan ng talento at potensyal ng bawat mamamayan tungo sa paglago ng bawat nilalang na sasakupan, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Patuloy nawang tulungan ng mga doktor, nurse, at mga social workers ang mga kapatid nating may sakit, may kapansanan, mga matatanda, at iba pang mayroong matinding pinagdaraanan sa buhay, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Huwag nawa kaming magkaroon ng talaan ng masasamang gawain at kasalanan ng aming kapwa, sa halip ay makapamuhay nawa kami ng may pasensya, pangunawa at pagmamahal sa bawat isa, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa pamamagitan ng mahabaging pagliligtas ng iyong anak na si Jesus, makapasok nawa sa iyong kaharian ang mga kapatid naming yumao, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Dilog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Ganon din ang lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon at mga kaluluwa na hinihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito hinihiling namin sa ngalan ng Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipinagkaloob mo ang mga dapat ialay upang aming sambahin ang iyong ngalan. Kawaan mo kami at pagbigyan upang ang iyong kaloob para kami makapaghain ay mapakinabangan bilang pagpapala mo sa amin sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong kagandahang loob, kami ay ibinukod upang iyong maitampok sa kadakilaan mong lubos. Kahit na ikaw ay aming tinalikdan dahil sa aming pagkasalawahan, gumawa ka pa rin ng magandang paraang may manguna sa amin para ikaw ay balikan. Kaya't ang iyong minamahal na anak ay naging isa sa mga taong hamak upang may kapwa kaming makapagligtas sa aming pagkapahamak at pagkaligaw ng landas. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawin
ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawa kaniya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagan at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagan at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at wala hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyin natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang papupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Buong kababaang loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo,
Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. I will submit.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapakinabang ay iyong kaawaan upang ang aming pinagsaluhan ay magdulot ng aming pakikilahok sa iyong buhay na hindi matatapos. Inilulog namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. At sumaiyo rin. Manalangin tayo para sa pagbabasbas. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga dala-dala nilang mga imahin at dasalan at lahat ng mga may karamdaman. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Umayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.